Hello po, Dr. Abel Manalo po ito sa Manalo Canine. Again, this is a question and answer portion, no, sa ating part 5 ng Q&A. And I would like to start this off with a question from Miss Ana Lisa Alvar Palier, or Polerba o Palier. So ang tanong niya, to, can you make a video blog po regarding sa necessity and when it's best to vaccinate a puppy? Actually, meron na tayong video tungkol sa vaccinations, pwede niyo pong tignan sa caption or sa magpa-pop up po sa taas yung ano, yung link doon sa video na yon. Tuloy ko. Marami po kasi namamatay na puppies, most commonly because of parvovirus and distemper due to negligence of some owners upon giving their puppies protection at certain point. Another thing also, is there any vaccine available against the dreaded ERLICHIOSIS po? I had 3 dogs infected with this disease and good thing I was able to take actions at an early stage. All 3 of them had different manifestations except for all platelet counts appeared low. Okay, so ano po, ang mga tanong niyo po tungkol sa vaccinations ay masasagot po doon sa pagpapanood niyo doon sa unang video ko na nung kinuha ko yun, nasa Baguio po kami. Oo, nasa Baguio kami noon. And it's a video I uploaded, made noong December pa. So I will paste the link. With regards naman po sa ERLICHIOSIS, wala po tayong vaccinations against ERLICHIOSIS. ERLICHIOSIS po is a parasite na pumapasok po sa dugo ng aso, and this is transmitted by the brown dog tick primarily. No? And pagkamit, nagkaroon ng garapata yung aso ninyo, kahit isa na merong daladalang Ehrlichia yung garapata na yon, ma-infect na po yung aso ninyo. And Ehrlichia is a dreadful disease. Totoo po yung sinasabi po ninyo, Ma'am Annalisa. And it can be treated, no, using antibiotics na kailangan sundin nyo talaga yung program na yon. We have a 3-week program ng antibiotics para mamatay po yung blood parasite niyan. Pero kung hindi niyo po gawin yun, manghihina po talaga yung aso niyo to the point of ano, starvation, emaciation, mangyayat po talaga siya. And mamamatay po yung aso ninyo dahil dun sa Ehrlichia. No? Kaya sinasabi ng ibang mga, ano, ng mga tao, yung mga askal nga daw, titibay daw. Pero Ehrlichia, kinamamatay din po yan kahit ng mga askal natin or mga native dogs natin, mga Filipino aso. So, ang Ehrlichia po ay galing sa mga garapata. To prevent yung paglaganap po ng mga Ehrlichia, iwas niyo po yung aso ninyo sa mga lugar na maraming garapata. Number 2, kailangan niyo po siyang bigyan ng treatment agad kapag may nakita kayong garapata sa paligid or sa kanya mismo, lalo na. Pwede po kayong gumamit ng mga medications na ano po, papatayin ng medication na yon yung mga garapata sa aso ninyo. Dati, gumagamit kami ng iba-ibang mga may spray on, which became less effective eventually, yung spot on, na which was okay, pero ngayon may mga mas advanced po na mga flea and tick killers sa market. And use Superdog Soap. No, yung Superdog Soap na red, yung black, or yung green. Yun po yung gamitin niyo to protect yung dogs ninyo kasi bababad niyo po yung 10 minutes doon sa aso and na po siya basta-basta dadapuan ng mga maliliit na mga ticks or kung may mga maliliit na ticks man siya ay namamatay po yung mga yun. Pati mga pulgas. No? So, kailangan po ng maayos na area yung aso ninyo na hindi siya makakuha ng iba-ibang mga parasites mula sa paligid. And yung isa pang precaution would be yung contact with dogs sa labas na mga street dogs. Huwag niyo pong palaruin sa mga street dogs yung aso ninyo or yung mga aso na hindi free of ticks. Kasi delikado po talaga yung ERLICHIOSIS. And actually, nakakamatay po talaga yung ERLICHIOSIS kapag hindi nyo na-treat ng mabilis. And bukod sa ERLICHIOSIS, meron pang mga ibang blood parasites ang pwedeng makuha ng aso mula sa mga ticks. And talagang kailangan silang dalhin sa vet
and gamutin sila agad-agad, kawawa talaga po yung mga aso dahil sa ERLICHIOSIS na yan. Mababa po talaga yung platelet counts nila pagka may ERLICHIOSIS. And ano po, may mga tests po yan sa mga veterinarians na pwedeng gawin para makita nila kung ERLICHIOSIS ba talaga. Pero vaccines po, wala pong vaccines against Ehrlichia or ERLICHIOSIS. Ehrlichia canis ang pangalan nung ano yun, nung parasite na microorganism na dumadaloy sa dugo at pumapasok sa mga blood cells. Try ko lang ask doc, ito kay Mr. Tom J. A. Batayo. Try ko lang ask doc, baka may video ka na. Kailan ba talaga hindi pa pwedeng paanakin ang dam? Kailan ba talaga hindi pa pwedeng paanakin ang dam? Sabi ng iba, dede o nipples ang unang tignan. Ano ba, pa ba dapat i-check? Thanks in advance, doc. Parang nalito ako dun ah. Kailan ba talaga hindi pa pwedeng paanakin ang dam? Teka, medyo nag-ano po dito. Pakilinaw na lang po or kung meron sa inyo na naintindihan yung question, baka pwede nyo pong ilinaw sa akin sa mga comments. Okay? Sorry po ah. Balikan ko po kayo tungkol dyan. Ito naman kay Sir Belgian Malinwa about American Pit Bulls and a Bull Mastiff, sir. Sagutin po natin ito sa mga featured breeds po natin. Gagawa po tayo ng mga videos with featured breeds. Okay? Kay Miss Diane Lynn Militar. Doc, ask ko lang po, baka pwede kayo mag-share ng ideas sa mga Sharpei. Example, hindi po siya natahol. Saka hilig niya po magngat-ngat. First time ko po mag-alaga ng aso. Thank you and God bless. Hello, Miss Diane. So, congratulations. And you are now enjoying the joys of having a dog. And tungkol sa mga Sharpei, Sharpeis originated from China. And ang mga Sharpeis po ay distinct dahil doon sa mga folds ng balat nila. And supposedly, no, sa recall ko, sa mga nabasa ko tungkol sa history ng mga Sharpei, ang dahilan kaya may mga folds yun, ginagawa pong parang entertainment yan noon sa mga royal palace ng China or sa mga royal gatherings na pinag-aaway po nila yung mga aso niyan tapos naghihilaan sila sa balat, no, dahil mahaba o maluluwag yung mga balat nila, nagiging katatawanan and parang fighting dog somehow yung Sharpei dahil dun sa ganong ugali nila. So maraming mga tao ngayon tuwan-tuwa sa mga Sharpei, lalo na pag mga puppies sila. Sobrang cute nila dahil sobrang daming folds nila pag puppies pa lang sila. Medyo nababawasan yun habang sila ay lumalaki. Ang problema sa mga Sharpei dahil dun sa mutants po yan eh. Nag-mutate yung ano na nila, yung kanilang mga balat and ano na, hindi na siya natural or normal. Very prone po siya sa mga skin problems kaya use Superdog Soap regularly para po mamatay yung mga bacteria and hindi po magkaroon ng mga skin problems yung dog nyo. And feed SDN of course. Kasi po yung SDN maganda po sa health ng aso and healthy yung coat and yung skin ng dog ninyo. Mas less prone siya na magkakaroon ng mga skin problems yung inyong Sharpei. And sabi nyo, hindi kumakahol. No, sabi, hindi siya natahol. May mga aso po talaga na hindi mahilig tumahol. And okay naman po yun kasi kung alam nyo lang kung gaano kasakit sa ulo yung aso na kahol ng kahol hanggang gabi. No? So, pasalamat na rin kayo na hindi makahol yung aso ninyo kung yun ang ugali niya talaga. Gusto niyo po ba yung pakahulin yung aso ninyo? Siguro susunod po kung yun ang gusto niyo, tuturo ko sa inyo yung training tips para doon. Hilig niya magngat-ngat, may video po tayo tungkol sa pagngat-ngat. Ilagay ko po yung ano, yung link doon sa caption po natin, Miss Diana Lynn o Diane Lynn. No? So, kung may mga tanong po kayo tungkol sa aso niyo pa, feel free to ask us yung mga questions dahil first time niyo. No? Gustong-gusto ko yung mga tulungan yung mga first time mga nag-aalaga ng mga aso dahil nakakatuwa talaga mag-alaga ng aso and natutuwa ako na matutuwa kayo. Okay, Sir Joseph Vincent Salazar, sabi, gaano po ba dapat kadalas binibigyan ng dog food or ilang beses po magpakain ng aso? Na, sagot ko na rin po ito sa mga ibang videos, pero
To answer you shortly, once a day lang po ang adults, once or twice, kung depende sa kung anong pinapakain ninyo. Kung SDN lang pinapakain ninyo, once a day lang, kuha na niya lahat ng mga nutrients niya. Ganong kadalas, ayun nga, pareho din yun, gaano po ba dapat kadalas binibigyan ng dog food or ilang beses po magpakain ng aso? Isa lang nga palang question yun. Okay, pero pag mga puppies po, kailangan po mas madalas. Parang baby din po yan sa mga tao na pag mga babies, kailangan dede ng dede, di ba? Abang lumalaki, kain ng kain, pero kasi maliliit na volumes lang ang binibigay sa kanila. Kaya kailangan nila mas frequent feeding. Okay, Sir Joseph, yun po. Sana po nasagot ko yung tanong ninyo. Si Dr. Abel Manalo po ito. Itong part 5 ng ating question and answer portion. Watch out for part 6. Okay, salamat po sa panonood at mabuhay po kayo.